Oh, sa lahat ng mga nag-aantay ng bangus na mapapakaw. Nalungkot ka ba? So wala pong bangus. So lagi natin tandaan, pagka po lumitaw at dumagsa ang mga bangus dito sa Lawanan, Laguna Lake, mga bro, isa lang po ibig sabihin. Sobrang lakas ng bagyo at maraming mga palakaya na nasira dito sa ano sa Laguna Lake. Daing biya. Dalawang bigid na malaki, siguro mga 1.5 ang kilo ng isa. Kasi ito may malaking tilapia rin tayo. Napakaraming biya. Ayun, napakaraming biya. Nakahuli kayo ng ganito kahit maliit pa, mga bro, patayin nyo na. Dahil peste yan. Gusto natin maubos sa Lawanan, Laguna Lake yung ganyang live fish. Sir. So yung mga bro, mapapansin nyo, grabe na yung taas ng tubig. Oh. Dito na siya ngayon. Ayan. So dati, doon siya eh. Laki ng tinaas dahil sa bagyo. Ayan na si Kagawad. Naglilimas Kagawad. Good morning. Good morning mga bro. Pagod na pagod tayo kahapon dahil sa bagyo. Tinaas natin mga bro. So ganun pa man mga bro, ay awa ng Diyos ay lumipas at wala naman na anong nangyari man na kalamidad, ayan. Yeah. So ewan ko lang sa ibang lugar mga bro. Ayan. So dito sa atin okay tayo. Okay. So lahat ng bangka natin ay ginilid natin mga bro. So naroon yung kulay blue na may katig. Yung lunday natin andoon, gagamitin natin. Una na ako dito sa lunday, tal. Lamig. Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. Mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayong umaga mga bro ay lalaot tayo dahil nga kahapon, alam nyo naman, dinaanan tayo ng bagyo, bagyong aghon, at tayo'y sumailalim, umabot sa signal number 2 mga bro. Dahil nga meron tayong signal dito at nadaanan tayo ng bagyo mga bro, for today's video ay kukuha tayo ng pang-ulam, mag-aalasa tayo ng Skylab, at ipapakita ko na rin sa inyo yung epekto ng bagyo dito sa ating lugar. Kwento ko na rin yung mga nangyari kahapon habang bumabagyo. Dahil sobrang dami natin na ginawa at busy tayo sa laot, kaya hindi na rin ako nakapag-vlog mga bro, dahil wala talagang tigil ang ulan maghapon. Kaya yon mga bro, ano nga ba naging epekto ng bagyong aghon dito sa ating lugar sa Laguna Lake? So samahan nyo kami sa video na to, let's go! Yan mga bro, palaot na tayo at kung mapapansin nyo ngayon ang lawa, ayan, kalmang-kalma na at mukhang sisikat na rin ang araw. Thank you Lord! Ayan si Kagawad, kasama natin palaot. So balik na rin yung mga bangka, ayan mga bro, na mga lumalaot, pero wala pang biyahe ngayon mga bro, ngayong umaga, wala pang biyahe ng malalaking bangka papuntang bayan at saka pabalik ng isla. Ayan mga bro, sa sobrang taas ng tubig, ayan, hangapahan ni paring Brian, lumubog. Sa kubo. So ito yung ating mga fish cage. So nilubog natin yan kahapon mga bro, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Goods ang lahat ng yan. Hanggang dun. Meron lang baling kawayan dun mga bro. Isa lang ane Mac. At saka ito ane. Kanto. So
So yun, si Kagawad Melbex, nakita natin, nag-aayos mga bro ng kanyang Skylab, shout out. So narito na tayo mga bro, sa kubo. Akit muna tayo mga bro. At si Ami ay kumustahin natin. Oh, sumipit yung ating ano. Punin muna natin to salok mga bro dahil tayo ay mag-aalsa na Skylab. Tapos si Ami, ibaba muna natin mga bro. Dahil nung kasagsaga ng bagyo, mga bro, kahapon, si Ami ay naitaas natin dito. Huwag maingay! Nagbablog! Naitaas natin dito sa may taas, sa may pinakang kwarto. Noong nakaraan kasi, nandito lang siya sa baba. Dahil may bagyo mga bro, para safe yung ating aso. Dito natin na ilagay sa kubo. Kaya ibababa na natin. Dito siya natulog mga bro. Ganda ng tulugan mo ah. Grabe naman yan oh. Puro balahibo niya oh. Very good, very good. Hindi mo tinulugan yung aking mga kumot dyan sa loob. Kaso mga bro, nagkalikot lang siya ng mga lambat. Nagkalat. Oh, yung pagkain mo, di mo inubos. Ang bihira ka. Di mo inubos. Sarap-sarap nito eh. Diyan ka na uli sa baba. Eh mga bro, okay naman. Ang epekto ng bagyo dito sa ating mga fish cage, okay naman. May dalawang bali lang na kawayan. So goods. So ngayon lipat naman tayo dun sa may ano, sa may similyahan. Oh, tubig mo. Balik ka na sa dati mong pwesto. Hindi kaya tatumay ah. Tingnan nga muna natin mga bro, baka may tae. Ayan mga bro, narito na tayo sa ating ano, sa ating similyahan. Okay, nagkalat mga bro. Ang mga durog na water lily, kawayan, tsaka kung mapapansin nyo, dami liya. Oh. Ayan, subukan natin na magpakain. Tingnan natin kung lilitaw mga bro. At kung walang tumapon ba doon sa ating ano, sa ating mga alaga. Total, mag-video ka nga doon sa aking ano, sa cellphone. Tsaka paabot nung ano. Mababa pala ng konti yan. Taas-taas ang panga ng konti. Kung hindi natin tinaas, lubugan eh. Sige, bukas naman ay mag-aangat ako ng hapa. Ako na bahala dyan. Tatas-tas ko yan. Pispan ka. May anahaw doon. Pakain. Mag-video ka. So mga bro, ito yung pagkain ng ating mga alaga. Ay, nabasa oh. Tingnan natin kung narito pa. Sana narito pa yung ating mga alaga. Nako, basa. Tanggalin natin yung basa. Panis na yan. So yan mga bro, ngayon magkwento naman tayo sa mga kaganapan kahapon. So ano nga ba mga bro, yung kaganapan sa pagdaan ng bagyong Aghon. Ayan, dito sa ating lugar, no? So tayo ay sumailalim sa signal number 2 at signal number 1. Ayan. Nung medyo malayo pa yung bagyo, signal number 1. Tapos nung nasa kalagitnaan na talaga tayo ng bagyo mga bro, ay ano, ay tawag dito, tayo ay nasa signal number 2 na. Ayun, thank you Lord. Ayan, narin na yung ating mga alaga. So kahapon mga bro, sobrang busy natin. Alam nyo ba, kasagsaga ng bagyo, alas 10 ng umaga, narito pa tayo sa laot. Dahil naglulubog tayo ng ating mga fish cage sa kabila. Tapos yung ating mga hapa dito sa kabila, ayan, yung hapa net natin, kung mapapansin nyo mga bro, wala na. Ayan. So kasi kagabi mga bro, ay naiano natin siya, nailubog kahapon. Nang umaga, nailubog natin siya dahil nga malalaki yung alon at malakas ang hangin. So kung maaalala nyo, nung nakaraan, nakasampay yan
at nililipad lang. So kung hindi natin ginawa yun mga bro, sigurado malamang na yung ating mga hapanet ay siguro mga sira-sira na mga bro. Tapos yung ating mga tulo siguro naghapayan na. Kaya inagapan natin kahapon habang mahina pa yung bagyo, nailubog natin. Tapos itong ating hapanet na itaas din natin. Dahil hindi naman natin pwedeng ilubog to mga bro dahil wala tong takip. Tapos yun nga, kahapon, dahil sa walang tigil na pag-ulan mga bro, talaga dire-diretso maghapon, tuloy-tuloy yung pagtaas ng lawa. So siguro mga, ano kaya tol, mga kalahating metro? Siguro ang tinaas ng tubig mga kalahating metro. Kaya nung gabi, may bagyo pa rin, siguro mga alas 7 ng gabi, nung medyo kumalma-kalma na, huminahina na yung hangin mga bro, dali-dali kaming pumalaot ni Kagawad para bisitahin itong ating similyahan. At yun, anong dumating kami dito mga bro, may natira na lang sa ating similyahan na kaganito ka, kataas. So nakalutang pa rin siya. Kaya ang ginawa namin, kahit gabing-gabi mga bro, tumalon tayo ng tubig, kahit malamig ang tubig, para lang itaas yung ating mga, ating mga similyahan. At thank you Lord. At siguro naman walang nakakawala dito sa ating mga alaga, So siguro meron nakakawala mga bro, dahil pag lumalaki kasi yung alon, kumbaga lumulubog siya ng bahagya. Pero siguro naman pagka malalaki yung alon, hindi naman ibabaw yung mga bighid na mga similya. May tumapon man, siguro sana konti lang. So yun, talaga nagpapasalamat ako kay Kagawad at tayo ay tinulungan din kagabi na mag-angat nito, na bisitahin itong ating kahit gabing-gabi na. So yung Kagawad, iharap mo naman sa iyo. Magkwento ka rin ng kaunti. So yun, thank you tayo. Thank you Lord tayo. So nagpapasalamat tayo dahil wala namang gaanong nangyari sa ating mga palaisdaan. So yun, sa mga nakikita natin, bangusan dahil bagyo. So mga bro, sa ngayon wala pong bangus. So di po tayo dapat maging masaya, dahil alam po natin na yung mga nagbabangus ay namumuhunan din po. Lalo na yung kaibigan natin na si Laguna Lake. So ayan. So namuhunan sila ilang araw, tapos biglang ganyan mangyayari. So kaya wag po tayo maging masaya kung magkabangus man. Hindi naman kagustuhan yan. So panahon na lang mapagsasabi nga yan. Kalikasan yan. So sa mga nagninegosyo, huwag tayo mawala na pag-asa sa mga namumuhunan. So balang araw makaka-harvest din tayo ng maganda. Ayun. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng masaya pag may mga bangusan. Oh, sa lahat ng mga nag-aantay ng bangus na mababakaw. Nalungkot ka ba? So wala pong bangus. So lagi natin tandaan, pagka po lumitaw at dumagsa ang mga bangus dito sa lawa ng Laguna Lake mga bro, isa lang po ibig sabihin. Sobrang lakas ng bagyo at maraming mga palakaya na nasira dito sa Laguna Lake. Kaya lagi tayo magpasalamat din at hindi nangyari yung bangusan. Dahil kung nangyari yun mga bro, baka yung mga alaga natin, baka tapon yan lahat. Baka wala na tayong alaga, pati fish pan, pati fish cage. Baka nagkasira-sira na, Pero salamat sa Diyos at mahina lang yung bagyo. Huwag kayong malungkot pagka walang bangusan mga bro. Siguro dun sa mga walang palakaya, okay sa kanila yung ganun. Pero sa katulad natin na namumuhunan, mahirap yung mga bro. Ay mga bro, close up mo tol ang ating mga alaga. So siguro naninibago pa yung iba mga bro, dahil galing sila sa galing sa bagyo. Kita nga eh. At yan mga bro, kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kadami katulad nung mga nakaraan natin na vlog. Nung nakaraan na vlog kasi natin, sobrang dami nila. Nakaraan kasi mga bro, kaya yan sobrang dami. Sama-sama pa sila dito sa A-Net. So ngayon kasi mga bro, ay nag-umang na tayo dito sa kabila ng 22. So tol, pasilip mo sa kanila yung 22 natin. Mamaya pupunta tayo dyan. So yan. Yung 22 na yan mga bro, kumbaga yung mga malalaki dito na isda sa ating A-Net, nilipat na namin ni Kagawad nung nakaraan, nung isang araw. Kaya kumbaga naghati na sila. Hindi lahat ng isda natin narito na. At yun nga, yung hapa natin bukas mga bro, itataas natin kasi maghuhulog tayo ngayong katapusan ng mga bighid fry. So goods naman yung mga tulos natin, parang humapay, umano pa kayo, tumuwid eh. Hindi natin alam. Siguro hindi lang natin kita na. Kaya mga bro, lipat naman tayo dun sa 22. Tara!
Ano to? Meron ba natin ah? Meron. Thank you, Lord. Salamat tayo pag ganun. Lipa tayo. Oh! Mag-aalas na tayo ng Skylab mga bro para meron tayong ulam. Kasi hindi tayo nakalaot kagabi. Nakalaot tayo kagabi mga bro, pero ano, para sa safety natin, yun nga, nagtaas lang kami ng mga hapa para sa safety natin kasi malalaki pa rin yung alon. Baka merong, may tinatawag kasi mga bro na ano, na ambag yung may tinatawag na buntot. So, kaya baka abutin tayo ng sobrang lakas na hangin. Kaya pagkatapos natin mag-angat, umano na rin tayo, umuwi na rin kaagad. Sa safety natin mga bro, safety ko. Yan, kaya kagabi, nakayakap si Kagawad. Wow! Diyak lang. Nakalimlim pala si Kagawad. Kaya pala ginigising ko kanina mga bro, papaumaga eh. Ayos, sumagot. Nakalimlim pa pala mga bro. Diyak lang mga bro. Misa-misa nililimlim ano mga bro. Tama yung gayon. Kapal na liya mga bro, grabe. Kapal. Dahil pagkain ng mga isda. Palutan lang natin na eh. Pero ito, mahirap palutangin to. Ah, oo, mahirap palutangin yung mga bro kasi malalaki na yan. Malalaki na ito. Hindi na pakainin kasing ganyan. Ganun pa man, tatry pa rin natin. Malay mo naman. Lumutang sila, magpakita sila. Lagyan natin ng ano, styrofoam para may laruan sila. Ayun, si Kagawad, hindi pa tapos oh. Kagawad Melvix, nag-aay sa Skylab. Ay mga bro, try natin kung mapapalutang natin. Kailangan natin i-check mga bro bukas yung mga ano nito, mga sidings. Kasi baka may dumaan na nakawayan tsaka anahaw. Baka may butas para makita natin. Uy, dutang kayo. Mukhang ito yata na wala laman mga bro. So mga bro, nakikita nyo ba yung parang bulati na liya na yan? Saan pakita mo? Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ayan po yung mga tae ng bigid natin yan. Dali nyo, kinakain nila mga bro, liya oh. Ayan. Ayan ang mga bigid natin. Susunod na plano naman natin mga bro na project, dito naman sa kabila, maglalagay tayo ng isang 17, number 17 naman na lambat. So lalagyan na natin siya ng takip para ano, para pagka may sigwada, ilulubog natin. Doon na mapupunta yung medyo malalaki na ano, na mga bigid. Ayun, lumutang na. Ayun, lumulutang na sila mga bro. Ayun na. Thank you Lord. Eh mga bro, okay naman. Yung mga isda natin, narito din sa 22. At ngayon, mag-aalas na naman tayo ng Skylab. Tingnan natin kung may huli yung ating Skylab para tayo makapag-uwi ng ano, ng pang-ulam. So tuloy na yung kumakalabusaw. Mga alaga ba natin bigid? Alaga bigid. Eh mga bro, kalabusawan yung alaga natin bigid sa fishpan. Pasilip po naman yung ating fishpan kay boss. So, ayan, shoutout sa aming bossing at sa kumpanya naming Ortego. Kumpanya natin. Sa kumpanya namin na Ortego Aquaculture. Ayan. Ayan po. Nagluta ka na sila dun. Ayan po. Space pa natin. So safe naman. So may mga ilan-ilan na nabalintulos. So anahaw. Nakita ko ang anahaw. May pumasok na anahaw. Siguro nabali dun. Bro, sa banda dun. Nakita tayo sa ating Skylab. Ayan. Kung mapapasin nyo ating Skylab mga bro. Okay na okay. Oh. Gumanda pa yata nung bumagyo. Para natuwid tol eh. Ayan, mag-aalsa na tayo mga bro. So sana maraming huli to. Pinag-iisipan ko mga bro kung ngayon ako lalaot. Eh, mamaya eh, makapag-angat na tayo ng ano eh. Nang hapa o bukas na. Kasi baka may ano pa eh. May lakas pa ng hangin mga bro eh. Kaya hindi pa natin ano eh. Baka meron pang buntot eh. Yung bagyo eh. Ayan, mag-aalsa na tayo. Medyo mababa na yung ating Skylab mga bro. Hindi na ganun kataas. Kaya goods na yung akyat. Inikagawad. Ano ba? Anahaw? Ano? Ano yun? Mga bro, ano yun? Ba, may baul. Sige, punta mo. Gamitin mo yung ano. Lunday. Ay, mga bro, may baul. Ayun na. Tignan natin kung ano yun. Baka baul ng kayamanan. Ano? Ano yung box? Hindi, box ano? Kanyo to ba? Puno. Ha? Puno. Paano puno? Pwede bang upuan? Hindi. Paano? Paano rin mo na? Babad sa tubig yan. Pangit sangkalan yan. Eh mga bro, aangatin na natin yung kawayan.
Ayan, lalabas yan dyan mga bro, lalabas. Antayin nyo. Yun, lumabas na. Yan. Paglabas na ganyan mga bro, ilalak na natin dito. Tapos tali. Kunin natin yung pang-alsa. Bumubula. Bigid muna unahin natin mga bro. May pang Shanghai na tayo. O tol. So mga bro, ibabalik muna natin yung bighead dito sa Skylab. Kasi wala tayong dalang ano eh. Babalik muna natin ang bighead sa Medialuna. Ah, Medialuna sa pabahay. Mga tilapia oh, balik rin natin. Ah, alis ka dyan muna. May biya yan. May pa Shanghai na tayo. Oops. Ah. Gawad. Gawad, tanggalin mga biya ngayon. Nakasabit. Mga bro, malaki biya. Oh. Yan, biya. Laki po. Makmak, alis mo na. Baka malaglag itong albiya. Sali mo. So mga bro, ito muna yung gagamitin natin. Maliit na salok, no? May mga biya eh. Dami si Milya ng tilapia mga bro. Layo ng kids natin eh. Umak oh. Tayo yung biya niyan. Sige sige, ilagay mo na dyan. Tapo mo na lang muna yung ano. Hindi pa tayo nakapag-umang ng ano eh. Pati nga. Dapat ilagay natin to sa hapahan. So mga bro, may bangus na maliit to. Ilagay muna natin dyan. Daing biya mga bro. Daing biya. Ayan. Yung mga tilapia, tapo. Tapo muna natin. Ibagsak mo na yan. Doon ko sa kabila. Ha? Sige. Para makuha natin sa susunod. Mga bro, yung mga tilapia tsaka yung mga bighead, binalik muna natin dito sa may ano, sa may Medialuna. Dahil hindi pa tayo nakakapag-umang dito ng isang fish cage na ipunan na maliit na napaglalagyan natin ng mga huli natin na si Milya. So ngayon dahil bukas o sa isang araw aalasahin pa natin to, ay babalik muna natin yung mga ano diyan, mga si Milya sa loob. So ito yung pang ano natin mga bro, pang Shanghai. Bigid dalawa. Ayan. Ayan, bigid. Dito ko muna ilalagay yan. Ano? Malalaki. Oo, dyan. Ayan na, tagal mo. So yung mga bro, ayan po yung mga ano, mga biya, lalaki. Wow! Saan mo nilagay biya? Ito mga bro, may red tilapia. Sarap niyan. So eto mga bro, meron tayong nahuli na knife fish. Oh. So pag nakahuli kayo ng ganito, kahit maliit pa mga bro, patayin nyo na. Dahil peste yan. Gusto natin maubos sa Lawa ng Laguna Lake yung ganyang knife fish. Kumakain nyo ng mga similye. Ayungin na lang kunin mo para maibalik mo na yung mga similye. So maliit pa. Eto mga bro, mga maliliit pa to eh. Balik muna natin dyan
sa Medjalona. Mag-uumang pa kasi tayo mga bro ng ano eh. Biya. Mga bro, may bangus na maliit to. Ayan, buhay pa. Hahabol pa. Sige. Naka-set up na ulit yung ating Skylab. Ayan. So, eto yung unang pinto. Tapos yun yung pangalawang pinto mga bro. Tapos after Medjalona, yun naman yung pinakang unang pinto. Yung pinakamalaking pinto na sa kauna-una. Tatlong pinto po yung Skylab. Ayan, tol, sakay ka na. Kinuha na rin natin yung mga kawayan dito mga bro. At magagamit natin yan sa kulungan ng Kalapate. Bro, ito yung huli natin na mga kanduli. Ayan, tapos may mga tilapia rin dyan. Ayan. Tapos dito, mga bigid. Dalawang bigid mga bro. Isasyanghay natin, bebenta natin. Ayan. Dalawang bigid na malaki. Siguro mga ano, mga 1.5 ang kilo ng isa. Tapos ito may malalaking tilapia rin tayo. Tapos ito yung maganda mga bro. Oh. Napakaraming biya. Oh. Gandun pa yan sa unahan mga bro. Ang daming biya. Oh. Ang lalaki pati. Oh. Naku po, favorite ni nanay ito mga bro. Ayan, biya. Ah, bro, uwi na tayo. Let's go! Ayan mga bro, narito na tayo sa ating bunsura ng bangka. Kinukuha lang ito yung mga huli na biya tsaka ayungin. So, ito yung huli natin na ano, nabigid tsaka mga tilapia. Ayan, nasa box na. Ayan, dami niyan mga bro. Tsaka malalaki. Ma, ano yung gagawin sa kanduli? Pepper ito? Yung pinasiman. Ah, pinasiman. Pag-prito.